Naging makasaysayan ang 2020 Tokyo Olympics para sa Pilipinas matapos mapanalunan ng ating mga atleta ang pinakamarami at kauna-unahang gintong medalya ng bansa. Pero bukod sa Olympics, may isa pang paligsahan na susubukan ding makuha ng mga atletang Pinoy ang inaasam-asam na unang ginto. Ang Paralympics o paligsahan ng mga atletang may kapansanan. Simula nung sumali ang Pilipinas sa Paralympics noong 1988, dalawang bronze medal pa lang ang ating napanalunan. Una itong napanalunan ni Adeline Dumapong sa powerlifting noong 2000 Sydney Paralympics at nasundan ni Josephine Medina para sa table tennis noong 2016 Rio Paralympics. To display great determination and courage to overcome physical and mental obstacles, ito ang layunin ng prestigyosong Paralympics. Pero bago isa-isa silang makakuha ng medalya, kilalanin natin ang mga para-athletes na sasabak sa athletics. First up, ang ating pambato para sa kategori ng para-discus throw, si Janet Aceveda. Hindi ko makikita ang worth ko kung hindi ko nakita itong Paralympics. Kasi pag nandun ka, makikita mo yung mga kapansanan ng iba, mararamdaman mong blessed ka. 3 years old pa lang nang ma-diagnose si Janet ng retinitis pigmentosa. Isang klase ng eye disease kung saan nagbe-breakdown at nawawala ang cell sa retina ng mata. Nagsimula ito sa paglabo ng kanyang paningin hanggang sa tuluyan nang di makakita ang kanyang mga mata. Ito, mga 3 or 4 years po. Kasi naging diabetic na po ako, kaya lalo siya nag-progress. Pero dati, mas malakas. Ngayon, wala na, hindi, mahina na po. Ang unti-unting pagkawala ng kanyang paningin, hindi naging hadlang kay Janet para tuparin ang kanyang pangarap, ang ma-qualify sa 2020 Tokyo Paralympics. Kasi na dati, naglalaro ako as F12, meaning mas malakas yung sight. Bali ngayon, naglalaro na ako F11, meaning po nun yung best eyesight na po talaga. Sa 15 years ng paglalaro ng discus throw, ito ang kauna-unahang pagkakataong sasabak si Janet sa Paralympics. Milestone to para sa akin dahil ito na yung ultimate dream ng lahat ng atleta, makaabot talaga sa Olympics. Ito na yung pinakang mataas na level of competition. Kaya sobrang saya ko. Manalo-matalo, panalo pa rin ang pakiramdam ko. Kasi the fact na nag-qualify ka, maging isa ka sa magkukumpit doon. Sobrang honor na yun para sa akin. 50 years old na si Janet at dahil sa kanyang edad, muntik na siyang magretiro sa palakasan. Nag-ano kasi ang PSC, nagsabi sila na yung mga 40 above, parang i-retire nila or what. Pero since medalist ako, na-justify naman ako ng coach ko. Yung naging laban ko pala sa France, kasi ang MQS ng discus throw is 18 meters. More than 18 meters ang natapong ko doon. Yun ang naging way ko para makasali ako sa na-qualify ako. Lumaki si Janet sa pamilyang mahilig sa sports, pero dahil sa kanyang kalagayan, hindi niya alam kung ano ba ang sports na makakahiligan. Ako, in my heart, gusto ko din ng sports. Kaya lang, nung una, hindi ko alam kung paano. Kaya nung nagkaroon ng chance na meron daw gagawin para sa mga para-athletics, nag-try ako. And then unang sali ko, nakatatlong gold na ako. Para kay Janet, ang laban niyang ito, laban din ng kanyang pamilya na walang sawa siyang ginabayan at sinuportahan. Marating lang ang pangarap na makatungtong sa entablado ng Paralympics. Alam naman nilang mahal ko itong ginagawa ko kaya sinusuportahan din nila ako. Hindi ko makikita ang worth ko kung hindi ko nakita itong Paralympics. Sa kasalukuyan, nasa bubble training si Janet at ang anak niyang si Gabriel ang umaalalay sa kanya. Kaya po namin sinusuportahan si Mama dahil alam po namin na mahirap yung pagpapalaki sa amin. Ito lang po yung paraan para kami makaganti sa kanilang, sa aming mga magulang. Matalo manalo, proud pa rin po kami sa kanya. Yung ganito, naka-bubble training ka, malayo ka sa family. May pamilya ako, tsaka yung husband ko is also blind. Sacrifice talaga para makapag-training ng maayos. Kailangan mawalay ka sa pamilya. Pero worth it naman. Hindi raw aabot si Janet sa puntong ito ng kompetisyon kung hindi dahil sa sakripisyo ng kanyang pamilya. Para sa kanila to. Proud na proud kasi sila sa akin. Kasali ko silang nagsasakripisyo. Yung mga kakulangan ko, naiintindihan nila. Yung kulang ko sa oras, naiintindihan nila. Alam naman nilang para sa amin to, para rin to sa bayan. Next up, ang isa pa nating pambato sa para-athletics
para sa sports na wheelchair racing at ang magiging flag bearer ng Team Philippines sa Tokyo Para Games. Meet Jerome Pete Mangliwan. Kung wala nang ibang tao tutulong sa iyo kundi yung sarili mo lang. So, makapagbigay din ng ano dun sa hope for kagaya din po natin mga persons with disability. Ganito ang daily exercise routine ni Gerald gamit ang mala treadmill na equipment na kung tawagin ay roller. Sinusubok nito ang bilis ng kanyang braso sa pagpapatakbo ng kanyang wheelchair. Puspusa na ang kanyang training. Ang pagkakaiba lang ngayon is yung ano lang eh, kumbaga nabago lang ng konti yung ano yung sistema kung ano yung dapat mong gawin compare nung yung regular na ginagawa. So kagaya ngayon is nasa bubble training po kami. So nasa isang compound lang kami na talaga hindi kami lumalabas. For the past 2 months, itong more on kanya-kanyang home training kami, ginagawa ni Gerald, buti meron kaming training rollers sa kanya, no? He was using the rollers for 2 months. Pero ngayon, nasa oval na. So, malaking bagay din. 41 years old na si Gerald. 2 taon lang siya nang magkaroon ng paraplegia, isang komplikasyong dulot ng polio. Sa kabila ng kanyang kondisyon, hindi siya napanghinaan ng loob na pasukin ang mundo ng palakasan. Ang affected sa akin is yung lower extremities ko, yung both legs ko. And then, slightly sa left arm. So yun, maging matatag po tayo kasi marami din akong ano, pinagdaan ng ano, na ups and down. Naging matatag po ako. Kumbaga, hindi ako sumusuko sa mga bagay-bagay. Pero gaya ng ilang manlalaro, hindi wheelchair racing ang unang sports ni Gerald. Pero before ako nag-athletics, naglaro po ako sa wheelchair basketball po. So from wheelchair basketball, nag-transition po sa track po. Noong nagsimula si Gerald sa wheelchair racing, aminadong nahirapan siyang maging front runner. Pero ganun pa man, hindi siya nagpatinag. At that time is nai-include ako sa ano sa team ng athletics kasi they need yung pang puno dun sa relay. Noong 2009 yun eh, yan para rin sa Malaysia, yun yung first ano ko sa para athletics. Hanggang sa nagtuloy-tuloy na ang pagkapanalo niya ng mga medalya sa iba't ibang para games competition. Magdadala ng flag para sa ating ilang bayan is isang hirang pagkakataon na binibigay. So para po sa Pilipinas. Ito na ang 2 pagkakataon ni Gerald na sasabak sa Paralympics. Noong 2016 Rio Games, sumali siya sa T52 category 100 meter and 400 meter race kung saan nabigo siyang makasungkit ng medalya. Kaya naman, nitong 2021 World Para Athletics Grand Prix na ginanap sa Nottwil, Switzerland, si Gerald, siniguradong magka-qualify sa Tokyo Paralympics. Isa sa mga naging motivation ko din dito na i-push talaga kasi itong pagkakataon na to is hindi ko naibibigay sa opportunity para sa lahat po. So, sa ako sa mga blessed na athletes, para athlete na nabigyan po ng chance talaga ito. Para kay Gerald, mapalad siyang may pamilya na handang sumuporta sa kanya. Kaya inaalay niya sa kanila ang kompetisyong ito. For my family na always supporting naman pa sa akin, talagang inaalagaan po ako para lang maging stay fit pa rin. Kung sumuko ako nung time na nag-start ako, wala ako ngayon dito. So sa yun, sa mga maging hard worker ka po, tapos discipline. Yan talaga yung pinaka-ano eh, kahit sabi natin gas-gas na salita yan, pero discipline, hard work talaga, totoo po yun. This will be the highest form of competition, which is the Paralympic Games. This is parallel to the Olympic Games. Alam naman natin, hindi lang naman tayo ang nasa pandemic, hindi lahat. So lahat, very challenging. Pinaka-goal ko lang is, kasi andun na lahat yung mga best of the best eh. Andun na yung mga world record holders. Is mahigitan ko lang yung ano yung experience ko, yung ano ko dun sa Rio Paralympics. Ano po sa akin yun, kumbaga fulfillment. Ang kalaban mo, yung sarili mo. Yung medal, ano na lang yun eh. Bonus na lang yun. Pero makapag-perform ka na maayos, mabigay mo yung 100%, okay na yun. Sobrang blessed na ako na ma-qualify pa lang eh, napakahirap nun. Pero mo, 15 years na ako naglalaro, hindi ako nag-qualify. Kaya itong na-qualify ako, sobrang saya ko na matalo-manalo, panalo pa rin ang pakiramdam ko. Ako po si Gerald Mangliwan, lalaro po sa Tokyo Paralympics sa event ng 100 meters, 400 meters at saka 1,500 meters. Lalaban po ako para sa inang bayan. Ako si Jeanette Acebeda, discus thrower, lalaban para sa Pilipinas. Ang Paralympics ay patunay na ang sports ay para sa lahat. Ang mga para-athletes tulad ni Jeanette at Gerald nga, hindi hadlang ang kanilang kondisyon para lumaban ng buong puso at iwagayway ang watawat ng bansa sa mundo. Para sa Stand for Truth at GMA Sports, ako si J.M. Encinas, suportado ang mga atletang Pilipino.